Health Philosophy V. And today, magkakaroon ulit tayo ng discussion about sa mga ginagawa nating pag-iipon. So, dun sa first vlog, second vlog, siguro naman nasusubaybayan nyo siya. At ngayon, i-detail natin kung paano kayo huhugot dun sa budget nyo na pwede nyo ma-save within a year. Siyempre, alam natin yan na may mga budget tayo. Sa every month, meron tayong mga nilalagay na budget sa ating list, diba? So, paano nga ba tayo makakaipon na yung kinikita natin is sapat lang doon sa budget na pumapasok sa atin? Paano tayo mag-eliminate ng mga pwedeng ipon pala na hindi natin inaakala? So, meron akong sample dyan. Makikita nyo dito sa aking side ng screen kung paano. Ito yung mga sample budget na typical ng isang pamilya. So, meron tayo dyan Meralco bill, water bill, gasol, cable bill, yung syempre yung price natin, kung meron tayong mga ibubilabay ng tulad ng pag-ibig, tuition pay ng mga bata, service or tutor, tapos baon, tapos yung food at saka yung grocery. So, makikita mo kung yun talaga yung typical na parang expenses nyo every month, magtataka ka, saan ka kaya kukuha dito ng babawasin na budget? E parang lahat naman to sobrang kailangan sa ating pang-araw-araw na buhay. So, i-check natin. Siyempre, yung mirror ko, hindi mo pwedeng alisin yun dahil mawawala kayo ng ilaw pag pinutol nyo yun. Siyempre, yung water bill, hindi rin siya pwede. Yung gasol, talagang kailangan niya siya every month. Yung mga tuition fee ng mga bata, siyempre, talagang kailangan bayadan yun. Yung mga service, tutor. So, ang paghanap para makabawas tayo dun sa budget na inaakala natin na hindi natin siya pwedeng isave, pero pwede pala, is, for example, ako, I'm planning ngayon this month is ipakat yung cable namin kasi may internet na naman. So, parang sa akin, hindi na masyadong nagagamit si cable dahil lahat naman, pag nag-click ka na sa Google o sa YouTube, eh, lumalabas din naman dun yung mga gusto mong panoodin. So, yung cable natin is nag-work siya ng 600 every month. So, every month, yung 600 na yun, instead na gagastusin mo siya sa ibang bagay, kailangan mo siyang isave kasi dapat supposedly kasama siya sa budget mo. So, kung 600 siya every month, times 12 mo siya, so within a year, may maitatabi kang 7,200. So, ayan, katulad po na nakikita niya sa screen ngayon. Ganun lang kasimple. Aalamin lang natin ano nga ba yung hindi naman masyado ng kailangan. And then, i-best natin siya doon sa list ng ating mga budget and ilagay po natin sa ating savings. So, napakasimple lang yung tip para sa atin. And then, makikita mo naman doon na kahit pala wala na siya, mag-work pa rin yung every month nyo na budget na hindi siya nadagdagan, and yet, yung binawas mo doon sa budget mo, pwede pala siyang, posible pala siyang maging savings. So, short, sobrang short lang po ng vlog na to para sa additional info kung paano tayo makakapag-ipon. And sana po yung mga nagsusubscribe sa channel ko at yung mga magsusubscribe pa, dire-diretso lang po kayo, paki-press po yung bell button para po ma-notify kayo every time na may bago po akong video. So, till next time, sa mga susunod para detail natin tungkol sa pag-iipon. And I'm Mariel Galosa. Bye!